Issue of national interest mang maituturing ang impeachment trial ni Chief Justice Corona, ang Federation of Association of Private Schools and Administrators of FAPSA nagdadalawang isip ng ipanood ito sa mga bata dahil daw sa mga maiinit na tagpo at maanghang na salitang naririnig sa ilang personalidad sa paglilitis noong nakaraang linggo. May report si Sherry Ann Torres. Pangarap ng second year high school student na si Ryan Christian Benosa na maging isang mahusay na abogado balang araw. Kaya ngayon pa lang, tutok na siya sa impeachment trial para raw matuto. Importante raw kasing alam niya ang balita. Nagkarunungan pa bilang paghahanda sa kanyang pangarap. Maging ang eksenang ito, hindi nakalagpas sa estudyante. Yan gusto niyo, mag-antay kami! Bakit napaka... Is it going to tax your IQ so much? Dito sa eskwelahan na to, meron silang sistema kung saan meron na mandatory viewing o kaya ay review sa mga nangyayaring balita patungkol sa impeachment trial sa Senado. Ito raw ay bahagi ng pagbibigay edukasyon nila sa mga estudyante para malaman kung ano na itinatakbo na ating politika dito sa bansa, pati na rin yung kampanya ng gobyerno laban sa korupsyon. Di na raw mabilang ni Ryan Christian kung ilang beses na nasermonan sa Senado ang prosecution panel, kaya tuloy nagdadalawang isip na siya kung magpapatuloy pa sa pangarap na maging abogado. Certainly not being, not taking up law. Dahil po, nung nakita ko yun, para pong natatakot na po ako dahil po, baka ganun rin po gawin sa akin. Ang Federation of Association of Private Schools and Administrators of FAPSA nare-require ang may 2,000 miyembrong private elementary at high school na papanoorin sa mga mag-aaral ang impeachment trial. Pero sa kanila raw napanood kamakailan, nag-aalinlangan na ngayon ang FAPSA. I'd like to believe may ethics din yan. Pag-present, tsaka yung pakanilang pag-ano. I think that they have to live within the ethics. Sa pangambang maulit ang nangyari noong Miyerkules, kung kailan nagkainitan sina Senador Miriam Santiago at Attorney Vitaliano Aguirre ng prosekusyon, gusto sana ng FAPSA na makialam na sa usapin ang Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB. E pagka ganun, lagyan na siguro ng MTRCB mark yung impeachment. Para masubaybayan na yung mga bata. Sandali ha, huwag ka titingin, huwag ka na makikinig. Si Senadora Santiago, kibit balikat lang sa hiling ng FAPSA. I don't think so. Nothing shocks young people. I don't think so. All of these are just little acts of Apple. You know, they just want to get into the app, whether the comment is noteworthy or is even sensible. They just want to say something. Ang MTRCB agad naman nag-issue ng paglilinaw. Ang street news ay hindi kasama sa sinusuri ng MTRCB sapagkat kasama ito ng karapatan natin na maghayag at karapatan ng taong bayan na malaman kung ano nangyayari sa kanilang kapaligiran. Pagka tuloy-tuloy ang naririnig nating mga reklamo sa mga lehitimong grupo ng ating mga kababayan, syempre maaaring mag-isip tayo ng isang sistema na kung merong live coverage na ganito, hikayatin natin ang network stakeholders na sila na mismo ang magpa-skill ng parental guidance. Pwede nilang ilagay ang PG, yung mismong font na PG o yung SPG. At dahil labas sa kapangyarihan ng MTRCB ang pagbabalita, umapela na lang si MTRCB Chairperson Grace Paul Yamanzare sa mga personalidad na madalas maging laman ng balita. Nais ko lamang ipaalala sa mga personalidad, lalong-lalo na sa mga lumalabas sa telebisyon sapagkat napakalawak ng naabot nitong TV, na ang isang bata, sa mata ng isang bata, ang mali ay nagiging tama pag ginagawa ng matanda. Sherry Ann Torres, GMA News.